Good morning pa, sir. Siguro tanong ko naman, mukhang batang-bata ka pa, sir. Ilan taon ka na po? Sa mukha lang, 45. Ay, hindi ka mukhang 45, sir. Mukha kang 30 plus lang. Ano po sikreto? Laging masaya lang. So, okay, ang SAFE NCRPO is a program na ginamit pa ni General Stromo noong provincial director siya sa Cavite. Then, nung naging regional director siya sa Bicol, which is the Police Regional Office 5, ay yun ang ginamit na template. At ang Region 5 was recognized as the best performing region, meeting all 17 regional offices nationwide. So, ngayong siya naman ay tinalaga as the regional director of NCRPO. So, yun na yung kanyang template ngayon na ina-adapt. Because basically pa na ito, test and proven na. So ito yung sinasabi nga natin na the police must be seen, all programs must be appreciated by the people, all programs must be felt by the people, and the actions of the police should be extraordinary, hindi lang yung tinatawag natin compliance. So ngayon, makikita nyo na pinaigtim yung police visibility. Hindi lang yung police visibility na sinasabi natin na na beat patrol, but we have the mobility patrol, mobile patrol. And nagbigay ng emphasis ang regional director on the motorcycle unit kasi bumalik na yung sigla ng ating economy. Tapos nag-start na rin yung face-to-face class. So dahil nga dun sa volume of traffic na nangyayari ngayon, kinaitin yung mobility patrol. As to the crime situation, ang datos na nanggaling sa national headquarters ay pababa talaga. It's because nung alam niyo naman nung nag-start yung term ni President Duterte, which is nag-focus siya sa law enforcement, ay ang fruits of the campaign ng sarili President Duterte ay na-enjoy na natin ngayong time na to. It's just so happened na doon sa social media, which is napakabilis ang information, halos lahat ng bata may cellphone, eh may mga news na lumalabas, which is either totoo, yung iba rehash, or iba is fake news. So yun yung lumalabas ngayon na bakit tinitignan ng administration na General Azurin. Kasi nagtataka kami na bakit may mga ganong issues. Pero ang sabi ni Kwan, ni General Stomo, is that is a challenge for him na kailangan niyang at tinanggap niya at minention niya noong Senate hearing ka the other day na he takes responsibility at gagawin niya yung kwan yung binigay na responsibility sa kanya as the regional director. So ilulunsad yung sinasabi natin na Oplan Sita kasi doon nga kung titignan natin doon sa Senate hearing kahapon, that was Thursday at yun, nakita doon na may mga gaps, information gap na nakatulong sana sa PNP para sa pag-identify ng mga foreign nationals. Unang-una, doon pagdating ng mga foreign nationals, di ba, Bureau of Immigration ang hahawak ng data, silang mag-catch. And then pupunta sila sa PAGCOR kasi mag-a-apply sila ng license doon sa kanilang offshore gaming operations. Ngayon, na-miss pa na, hindi na naisama yung PNP. Na ang effect, kami ngayon, ano ang problema? Saan namin nahanapit itong mga Chinese nationals na ganito? Na kung sana nagkaroon tayo ng rule of the government approach o rule of the nation approach na sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mas madali sana. So,
So, yun, naging programa din ng ating implementation yung sinasabi natin na uplan sitak. Kasi kailangan na natin na ma-preempt. Actually, this is a preemptive approach kasi dalawa yan. Prevent crime, ang isa naman is investigate crime pag nangyari na. So, dun sa preemptive response, preemptive measure ay yung pagsisita. But that is not na yung sinasabi natin na ipoprofile mo pag ganito itsura. Hindi. It is still within the framework of the law na kailangan ang pag-implement ng plan sita is andun pa rin yung respect for human rights and we will uphold the dignity of the person. It's the usual lang na bakit ka nandito, sino ka ba, patingin ng ID mo, o baka may inquiry siya, di pwede rin natin siyang i-direct sa kanyang concern kung may problema siya kasi alam naman natin mga foreign national siya, hindi sila sanay dito sa Sir, meron po bang mga specific projects? Kasi nakikita na po kayo sa school, nakita po. Yes. Kasi inisip ko sa akala ko meron po ba kayo ilo-launch na program for schools, estudyante, ganyan? Kasi nasa schools na kayo. Yes. Actually, doon sa nag-start, di ba nag-start na yung face-to-face class? Apa. So, naglunsad tayo ng Ligtas Balik Eskwela. So, doon, naglabas lahat ng pinalabas lahat ng police kasi dapat nga scene. So naglabas na around 10,000 police personnel. Hindi pa kasama doon yung force multiplier which includes security guards, civic volunteer organizations. At yung paglalabas natin ng police personnel during the opening of face-to-face class ay kwan to eh. We achieve a zero incident-related incident. So, yun yung mga best practices. Tapos, isa pang programa na pinapagbibigay emphasis ng RD is yung habang ang mamamayan ay tulog, ang kapulisan ay dapat gising para magbantay ng inyong kaligtasan. So, yun ang palagi niya ang dimension. And also, another upcoming project is yung paglulunsad ng Sea Patrol and yung Sky Patrol. So, andito yung panibay, yung helicopters natin. Hinihintayin lang natin yung approval ng mga flight directives which will be approved by the PNP. Kasi karamihan ng mga flights niyan is administrative. Pagdadala ng natin, senior officers pag may engagement sa ibang lugar or medevac. Ito naman is yung para ma-complement yung nagpa-patrols on the ground by the helicopter. So isa pang programa dito is yung Manero Canadian. Niya yung sa National Police Clearance. Kasi may mga clearances tayo sa local na hindi naman nakukuha sa isang database na national in scope. So yun yung isang programa na susuportahan din ni Senator Bato de la Rosa. Another program is yung sinasabi natin na on-the-spot correction. Nasasabihan na yung mga kasamahan na huwag ginawa ng masamahan o nag-pan na siya, nag-violate na siya sa norms kasi ang internal cleansing is kwan yan eh, may punitive, restorative, and preventive. So yun yung isa preventive yun. Pero precaution niya o pag tayo sa ganito lang, pag yung mga mga tulis na tumagpas sa norms, yun, pag may criminal charge, kina-charge talaga, hindi namin kinatolerate. And as to pa naman yung restorative, ito yung dumadaan sila sa counseling, magkakaroon din ng 2 weeks na
reformative program para may balik yung sinasabi natin moral compass. Ayun. Mabait. Meron po bang na, mga nanganak na mga division sa bagong administrasyon? Ibig sabihin, meron po ba kayong na-create na mga bagong, because of your new programs and projects, meron po bang mga bagong department, gano'n? Yun pa rin. Yun pa rin. Kasi kung may i-create ng bagong division, it will under the approval ng National Police Force. So yun pa rin, ginagamit pa rin namin yung quad concept of operation. So you prevent crime by law enforcement operation. You preempt crime through police intelligence. And you investigate crime through investigation directorate. And we organize the police and community through our police community relations group. Sir, police speaking, approach ninyo ngayon, ilan pa ba yung budget ng PNP? Again, when you obviously know, took over everything next time. Actually, yun nga yung programa na nilabas ni RD. Alos lahat ng resources sa directory, sa Regional Logistics Division ay binaba. Lalo na yung support sa fuel, coal, yung sinasabi natin petroleum, oil, and lubricant. Talagang minandato niya na ibaba niyo lahat, lalo na yung pagsusupport sa ating motorcycle units. Si RD naman is very supportive kasi dati rin siyang alam niya yung relationship ng project, and yung kakibat kasi niya is yung financial resources to back up the program. So yun, kung massive ang program na nilabas niya, dapat massive din ang support in terms of personnel, finances, and logistics. So andun yung sinasabi nating move, shoot, and communicate asset na dapat mo i-support. So sa move, yun nga, yung fuel, sa personnel, yung pandemya nila, dapat tawag natin dito, rational yung pag-deploy natin kasi ma-exhaust din ang tao natin. Actually, exhausted na, pero sige lang. Kasi ang mandato naman natin is, di ba? Mandato namin is public service. So, yun. So, kung i-modernize kayo sa department, anong particular na either department or processes na kailangan i-upgrade? Actually, kasi alam niyo, napakabilis ang technology. So, ito yung technological advancement na dapat maka-ride on ang PNP doon. Alam niyo naman na ang bagong nag-create device ni cyberspace. So dito ngayon gumagalaw ang mga iba't ibang criminal groups. Yes, sir. So dito, yun yung na nagkaroon tayo ng anti-cybercrime group. But then, sa bilis nga, exponential yung kwan eh, yung increase niya eh. So dapat magka-ride on ng PNP doon. But still, kwan eh. Sir, yung forensics, kumusta? Okay yung forensics natin kasi it is back up by sa tulong ng foreign counterpart. So maalala niyo yung mga karamihan dito is nakakantak sila ng DNA cross-matching ng DNA dun sa evidence na nabuhan. Sa magaling ang ipan. So mura na siya, sir? O nagbabayad pa rin tayo ng mahal for forensic, for DNA? Pag related ito, ito ay about sa crime, sinasagot ng PNP yan. But kung personal na kumbaga issues ng paternity, babayad tayo. Kaya dyan sa kasama naman. Yan yun. Medyo mahal. Sir, with the administration po, yung tuloy pa rin po ba yung fight against crimes? Yes. Policy statement nga ng ating presidente is continue ang campaign the drug war. But sa ibang aspeto. So sabi nga ng HPNP, it will be sustained
Kaya lang, nagpo-focus na siya sa supply reduction and demand reduction. Ibig sabihin, they will go after the main source at dun sa demand reduction through education. And as to pan naman, meron din sinasabi na kakandak ng continuous training sa mga kabataan para malaman nila yung effects ng drugs. And ang campaign naman ni Chief PNP is nakapaloob dun sa kanyang programa na MKA Equals, kung baka familiar kayo doon, which is yung malasakit, kaayusan, and kapayapaan. Pag mag-merge yung tatlo, it will result to kaunlaran. So yun yung kanyang program. So way back then, yung PNP pumupunta ng schools to disseminate information, may ganito ba din kayong programs kaya? Yes, actually, continuous yung project. So ilang buwan sila? Kasi simula nung start ng class, nandun sila sa school. Yes, actually. Tapos kinukuha nila yung population namin, araw-araw. Oo. Araw-araw. Kuwan talaga, actually, nagkuwan, we took that opportunity sa instruction ni regional director namin. Namigay pa ng mga school supplies para sa mga kabataan. Sa amin, sir, ihingi na ako. Wala pa ako nakita. Hindi, doon sa kwan, namigay doon sa Baseco. Sa Baseco. Ay, mga mayayaman niya, tatay. Naghanap ng mga schools na medyo financial challenge. Kasi, sabi ni RD, ang kahirapan ay hindi dapat hadlang sa mga batang may pangarap sa mga. Kasi galing din si RD namin yung nagkwento siya sa mga. Ayun. Pandin. So sir, mag-launch ba tayo ng info campaign? Kasi usually, pag sinasabi ng mga nanay sa bahay, hala, dyan na yung mga police. Diba? Pag tinatakot mo yung anak mo, usually sinasabi mo, andyan na yung mga police. Are we going to launch a new campaign for that para medyo safe naman? Makita namang baby mga police. Hindi sila matatakot. Actually, nakuha na yan. It's already addressed by our police community relations group. Kaya nga kung makikita nyo, meron na tayong mga mascot na police. Tapos bawat city police or municipal station, nag-a-adapt kami ng mga scholars. But then hindi na iba yun. Kasi ang pagtulong naman is hindi mo na dapat i-promote. Oh, sir, meron na akong dalawang estudyante naging police. Tapos may isa pa kaming project, yung adapt project, yung mga dyan na nakatira sa ako. Sir, kaya kumusta yung partnership ninyo with a public, private individual or private group para tumuli sa PNP? Yes, magandang one relationship. Actually, dun sa ating scene program, diba? May nag-commit na mag-donate ng 50 additional motorcycles dahil naniniwala sila sa leadership ng ating yung general store. Sir, pwede rin po ba ng pagpapaiti ng mga pisan ng pag-encourage palalo ng tao mag-join sa police force? Police force. Actually, kwan yan eh. Mas maraming nag-a-apply ng police ngayon. Kasi nga, doon sa mataas yung salary grade. Oo, sa programa ni President Duterte na itaas ang sahod. So, si SPO, 145,000. Best of yung mga nakagraduate. At alam naman natin ang mga, ang isa sa requirement niya is dapat graduate ng 4-year course. Yes. At may edge pa yung may mga kung ano, mga licensed criminologist. So yun yung pa na ngayon. Medyo stiff ang competition. And walang pinipiling pa nito. Walang pinipiling, walang palakasan system. Kasi kung ano to, naka QR code na lang. Faceless na kasi ito ay sinimulan ni General Eleazar. So yun, ganun ang
sa kadatan sa masusuling proseso, may background investigation, medical, sa high requirement naman, may mga nag-a-apply na medyo hindi pasok sa high, actually binabaan na eh. Then may kung pa yung tinatawag natin na kung kumukuha ng indigenous group member ng OLPs, IP. So may consideration dun, sir? Yes, para mabigyan lahat ng tsansa. Wow. Actually, welcome na welcome may mga LGBTQ members. But then, kasi alam natin yung organization na may norms tayo na customs and traditions. So hindi pwede lang na follow pa rin yung strict uniform. But then outside, you can always exercise their preference. So, sir, okay lang yun, nakikita namin, naka-uniform, tapos nagtitiktok. Parang may policy na Ah, so yung mga ganun, nawawarningan yan? Oo, nawarningan. Kasi, kwan yan eh. Pwede mag-report. Pwede mong gawin. Pwede mag-include. Kasi hindi mo naka-uniform. Maraming tiktokers. Diba, may, kasi diba, may sumasayaw. Gagaling nila sumayaw eh. Nag-exercise. Tsaka ang gwapo nila, sir. Hindi lahat ng artista ay nasa you. Yeah! Iba nasa PNP. Yeah. We'll go to you. Sir, naapekto ang kaba nung nawala yung ang probinsyan? Sorry, hindi ako nanonood. Medyo pan kasi yung trabaho ko, I was assigned sa Bicol bago ako nasign sa NCRPO with kasama ko si generalist. Pero kahit fictionalized, sir, ang purpose nila doon was to uplift the image of the police force. Diba? So, ang daming mga mag-om, daming mga nanay na ano, apektado. Not comments. No comments, sir. Sir, pa-elaborate na lang po tungkol sa cyberspace kung ano po yung programs na nagagawa. Ano po yung nagagawa? At hindi conflict sa NBI. Oh, correct yan. Actually, isa sa mga focus ni RD, ni General Stomo, is to address yung abuse sa mga kabataan. Patawag doon yung exploitation of children. Catfishing. Catfishing, sir. Kasama yung panama, yung diba sa abroad. Yan nga, catfishing, sir. Yun nagpapalit ka rin ng identity. Hindi lang nga, kasama rin po yung kwan sa mga bata na engage sa sexual. Oo. Ayo. Online. Yes, yun ang focus. Ayun. Yung nagbigay ng emphasis yung regional director to address that. At last week, if I'm not mistaken, marami tayong na-rescue around 15 doon sa Sampaloc Metro Manila. Wow! Yes! At pumunta pa doon si Juan, si Secretary of the Local Government, Secretary Abalos. And nito nga lang, isa sa Manila accomplishment yung sa drugs, which is yung 173 million drugs. Ay, nabasa, napanood ko. Tapos dito lang, ang dami mga bricks of marijuana. Napanood ko. Ang dami mga series of accomplishments ng ating mga limang police districts. Kasi ang gagaling din ng mga na-assign na district directors. So sa Northern Police District, we have Police Colonel Peñones. Sa Eastern Police District, Police Colonel Azueta. Manila Police District, Police Brigadier General Andre Dizon. Sa Southern Police District, si Police Colonel Kirby Crump. At sa UCPD, si Police Brigadier General Nick Torre. Ang daming mga magagandang accomplishments. But then, again, masasabi ko na hindi omnipresent ang police. Kasi sa dami naman ng population ng NCR, ay kailangan ang tulong
na mamaya kasi police the community is not just the job of police but it includes yung government. Sir, may program po ba kayo yung mga kalimitan ngayon, yung mabigla nagwawala na nasa public places, sa school, di na may mga namamarin, nagmaraming damay, which is rampant ngayon sa US, pero dito sa Pilipinas, anong program? Yes, di ba sinabi ni Senator Ayong Marcos na babantayan yung cases na mga inuman. That's why andun na yung plan si Tani niya inulog sa dito. So dito, implement yung sinasabi nating mga municipal and city ordinances on sa curfew, yung pagbebenta ng mga alak lang na so yun yung mga gagawin para preempt na palagi. Preempt, prevent crime, at pag nangyari is investigate the crime. Paano niyo po improve yung coordination between yung mga barangay tanan, yung mga lord, between yung mga lord? Actually, continuous yan. May organizing works yung police community relations natin. Lalong-lalo na yung nangyari yan nung meron yung LCAP. Yung rule of the government approach, yung mga problema ng ating mamayan ay ina-address na at the tactical level para wala na hindi na yung mga grievances at hindi na kailangan parating pa sa taas. At the local government unit ina-address na kagaya ng mga issues na wala silang birth certificate. Eh, which is kailangan niya pag kumukuha ng ID para makapagkakalap ng mga. So yun ang mga panahon, pasipin na yung problema pero napakalaki ng impact. So yun doon pumapasok ang ating mga kapulisan at sila ang tumutulong na i-redirect doon sa concern natin na agency. So yung mga nakapulis ng mga nakabike, madadagdagan po yun? Yung mga nakabike. Yes. Actually, kasama yan sa mobility. Nabigay lang ng emphasis yung sa motorcycle. Pero doon sa mga parks na hindi kailangan ng mga parks. Mga bike patrol na lang yung ginagamit para environmental friendly. Sir, sa pagpasok po ngayon ng bagong administration, paano na bago yung approach ng kapulisan ngayon compared with the previous administration at ano yung mga nakalatag ng mga activities? Yes, actually tama yan. Kung makikita nyo last administration ni President Duterte, ay ang kanyang focus ay yung law enforcement kasi nag-wage nga siya ng sinasabi natin ng drug war. So yun ang naging focus at that time si General Otto de la Rosa. So aggressive ang stance. But ngayon, since kung naman ang approach naman ngayon is iba naman. Rule of law. So ang PNP actually is, alam niyo naman, hierarchical organization. Kung anong sinabi ng leader, we follow order. So yun ang kwan yung administration na ito sa leadership ni General Azuri, which is the rule of law. Naka-embed pa rin yan yung sinasabi niya na MKK equals K. So yung K is kaayusan, pero rule of law. Basic yun ng mga diba, dapat walang nag-iinom sa labas, wala yung tambay na walang dami sa labas. Mga basic lang pero ang laki ng effect sa community. Isa pang programa niya, yung issue on the PNP, the malasakit, which is doon naka-embed yung internal and external. Internal, yung internal cleansing, kailangan maayos yung mga police, dapat walang record. So isa pa doon is yung external, dapat maganda ang pakikitungo sa lahat ng sectors of the society. Sa education, sa business group. So lahat, dapat maganda ang relationship. At magagawa yan kapag yung
dedicated, sincere sa kanyang trabaho. Now, with these changes po, paano po kayo na-affect bilang police at gano'n siya ka-drastic yung changes? Like, marami bang na-scrap po ng mga projects or i-continue nyo lang yung previous? Actually, yung best practices, continue yan. As to yung bagong projects, doon naman magpo-focus kung ano yung policy direction na sinabi na kung kami, kung baga, hindi naman pwede mag-reklamo kasi follow and follow. Dami mo po tumulong po siya. Sir, dami namin na ipo. Sir, paano yung, mga ibang kapulisan na yung mga earring na, na ginagamit yung position nila, like for example sa mga traffic na ito, anong ginagawa niyo dun, sir? Magandang istorya. Si RD meron siyang breakfast habit. Wow. Na yung mga na infotechs ay pinapatawag niya kasi ang role niya para siyang father figure. Eh. So may isang na infotechs na police personnel na hindi raw nagbabayad pag kumakain. So sabi niya, mahali kayo, kumain ka. Ayaw kumain. Libre yan, sabi. Kasi natin yan na, pagkakuan naman, pagkakain kasi, kumain ka. Pero, pwede ka namang humingi ng discount kung gusto. Pero basically, inagay niya, inuturoan niya. And, kung naman niya. Para siyang tatay mo. At hindi lang yung mga kuwanam na infotext na, na dahil may masamang ginawa. Nag-breakfast din siya kasama yung mga PNP personnel na naka-accomplish ng magagandang accomplishments, magandang projects na nag-contribute to the recognition ng NCRPO. And every Monday, nagkakaroon ng guest ang NCRPO during the Monday flight racing ceremony. So, yung mga naging bisita si Mayor ng Taguig, Mayor Cayetano, sa Mayor last week naman si Mayor Belmonte ng QCTV. Tapos, malakas yung coordination sa law enforcement agencies. Nag-courtesy call si RD kay Mika Direkto, kay nasama rin ako kay DSWD kasi nagkaroon niya ng issue yung distribution ng ayuda. Ayun. So yun, determination ni RD na naman ang issue o requirement. Talaga pagpuntahan niya. Para patuloy. Kasi ayaw niya yung reactive. Dapat proactive ang yun ang kanyang style. Kaya kwan siya. Forward looking. Hindi lang one step ahead. Pwede three steps or one month ahead. Ganun ang kwan. Ganun ang planning. You don't plan for tomorrow. You plan ahead. So, masigoy lang. Tuloy pa ba yung awards niya for outstanding PNP? Yes, continue siya. Yun nga, yung last month, last August, yung nagkaroon ng PNP service anniversary. Ang Region 5 na hinawakan ni RD General Stock was recognized as the best performing police regional office na binigay mismo ni President Bongbong Marcos. So may mga individual awards din na nakuha naman ng mga ibang units. But as to the regional level, Pro-5 ang nanalo because of the SAFE Pro-5 program. Na yun naman ang template na ginagamit ngayon dito sa NCR. And ganito pa, additional program yung pagbibigay ng National Capital and the National Headquarters. Kasi naniniwala sila dun sa program ni RD. So nagbigay sila ng dalawang batalyon in addition dun sa existing personnel sa Entertainment City which is Pasay, Paranaque, dito sa Southern Police District. And may mga pantay rin ng mga police trainees na isasama
sa NCRPO to augment at maturuan sila yung tinatawag nating beat patrol. So babantayan nila yung mag-iikot sila sa mga Filipino institution, hotels, kasulihan, parks, malls, schools, so lahat kasama sa beat patrol. Sir, naikot niyo po ba lahat ng mga cities sa Metro Manila? And ano yung masasabi niyong best practices or best assets nila sa kapulisan nila? Actually, ang, di ba, we have 5 police districts. Distinct yan, hindi pare-pareha sila. At iba't iba rin styles ang mga district directors natin. And dahil na sa strategic level, kumbaga na sa upper agenda si Art, nagbigay na siya ng mga kanyang mga directives to perform according to the operational environment, to the needs of on the ground. Kasi yung nabotas, may data dito sa Quezon City, may schools, may parks, sa Manila City of Government, ayun ang Malacanang. So iba rin ang kanyang policy na yung approach doon. But then embedded pa rin yun yung sa SAFE program. Actually, yung limang districts, nagtag sila ng kanya-kanilang SAFE program. Doon yung SAFE MP, SAFE QCT. So, doon yung accounting of personnel, alam ba yung available na communication equipment at sisynchronize kayo dito. And then yung sa QCPD, isang best practice nila, yung pagpapalabas lahat ng sa PCPs. Wala nang tumao sa opisina. Wala nang administrative work. Lahat nagbabantay na sa labas. Sir, di wala na makikitang natutulog sa ano station. Sabi nga ni Kwan eh, nung interview ko ako sa SM na eh, mas okay na yung walang tao sa... Walang tulog. Walang tulog. Ah. Oo nga naman. Sir, question ko in terms of rate of crime. Nung time po na pinapatupad yung mahigpit na war against drug versus ngayon po na medyo lumawag na, paano po makukompare yung rates of crime? Mas tumaas po ba ngayon o mas bumaba? And ano po yung solution niya na ginawa? Okay, your premise na sabi mo ka na lumawag ang actually, sustained ang war on drugs. It's just iba yung focus niya. Ngayon, it's the supply reduction and demand reduction and continues yung education sa mga tao on the effects of illegal drugs. As to the approach ng last administration, di ba, talagang aggressive. Ngayon naman, is, yung kay Chief PNP is the rule of law. Yun ang kanyang policy na ina, at yun ang yadap ng lahat na police. Thank you, sir.